Kapag nasa gitna ng problema at nasasaktan, tandaan ang tatlong bagay na ito. Una, bahagi ang sakit ng pag-grow. Tama, ang mga problema na yan ay bahagi ng pagbabago na gusto natin sa buhay. Kapag may mababago sa anumang sitwasyon ng buhay at ito ay talagang gusto mo o talaga namang nagdesisyon kang baguhin, may masasaktan dyan. Dahil nagdesisyon ka na gawin ang tama. Nagdesisyon kang alisin ang mga bagay na ito dahil alam mo sa sarili mo na walang idinudulot na maganda ang mga bagay na ito. Isama na dito ang mga taong bigla mong na-realize na masamang impluensya na lagi kang dinadala sa alanganing sitwasyon. Pangalawa, lahat naman sa buhay ay temporary. Meaning, lahat ay magbabago. Kaya kung nasa gitna ka ng matinding problema ngayon, lahat yan, kasama niyan, magbabago. Hindi ka pababayaan ng Diyos kung meron siyang inalis sa buhay mo dahil hindi nakabubuti sa'yo at malungkot ka. Sooner or later, malalaman mo na ang ginawa niya ay para sa'yo. Kapitan ng kanyang kabaitan at plano para sa'yo. Isa pa, kahit ang magandang sitwasyon mo ngayon ay magbabago. Dadaan ulit sa proseso dahil alam ng Diyos na you deserve better. Mas deserve mo ang mas maganda at pinakamaganda. Ang buhay na walang alalahanin at tahimik. Pangatlo, ang bahaging nasaktan ka ay talagang bahagi lang. Ang mga naranasan mo noon at nararanasan mo ngayon ay magiging bahagi lang. Magiging stepping stone mo lang yan papunta sa isang sitwasyon na magugustuhan mo. Lahat naman ng tao na naging successful sa buhay, may mga parts na ganyan talaga. Ang mga parts na yan ang nakapagbigay ng lakas at talino sa kanila. At kung hindi susuko, mararating mo ang isang pangarap para sa iyo ng Diyos. Mamamangha ka, magugulat ka. Ang saya mo, ang joy na mararamdaman mo ay kakaiba. Again, kung hindi ka bibigay at susuko, habang tumatakbo ang buhay, baunin sa pagkatao ang mga aral na natutunan mo. Sabi nga sa Psalm 46:1-2, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.